Hi guys, eto. Papakita ko na naman sa inyo kung paano magbaklas o maglinis nitong likodan na preno ng L300 natin. Bali, hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko iangat. Eto, natanggal na rin yung mga wheel nut niya. Mamaya, iba, kasi hindi pa siya matanggal kagad, papakita ko sa inyo kung paano matanggal siya. Eto, ipinakita ko na naman sa inyo kanina kung paano i-jack. Eto, nandito na naman siya sa frame sa matigas na structure ng L300 natin. May suporta tayo na jackstand palagi para safe. Ngayon, ito pa yung isang ano. Pag inangat nyo kasi yung likod, may tendency na gumulong siya pa abante. Gumulong dahil nakangat yung likod, baka umabante siya pag gumulong. Ngayon, maglalagay tayo ng wheel chock dito. Bara, lalagyan lang natin ng bara yung gulong natin kabilaan. Yan din dito. Kahit anong ano, basta yun, ma-prevent niya lang yung paggulong. Kaya natin nilagyan yung ng ano, ng bara dito sa gulong niya. Dahil, pag hindi natin matatanggal bago natin tanggalin yung gulong sa likod, kailangan i-release natin tong parking brake. Eto, naka-release yung parking brake natin. Dito. Oh, L300. Naka-release siya. Kasi hindi natin matatanggal tong yung brake drum natin, itong nasa loob ng wheel rim. Hindi natin yung matatanggal hanggat hindi natin nire-release yung parking brake doon. Ayun. Yun yung ano. Unlike sa pag nagbaklas tayo kanina dito sa unahang gulong, hindi tayo naglagay ng wheel chock dito, yung bara sa gulong. Kasi naka-engage naman yung parking brake natin. Dahil lang kinokontrol ng parking brake natin, itong magkabilang likod na gulong lang ng sasakyan natin. Hindi kasama yung unahan. Kaya pag babaklas ka na unahan, kahit hindi mo engage yung parking brake, eto, kahit hindi mo engage yung parking brake natin dito, ayos lang, matatanggal mo pa rin yung brake natin sa unahan. Ngayon, eto, hindi siya matanggal basta-basta. Tanggal na yung wheel nut natin, di ba? Tanggal na lahat. Nakadigkit siya. Madalas ito mangyari sa likod. Nadigkit talaga yung wheel rim dito. Minsan, ganun din sa unahan. Ano lang naman, ayun, simple lang. Sisipain mo lang siya, tingnan mo. Okay. Kaya ganun lang guys, simple lang naman. Kakalugin lang siya. Hindi pa rin matanggal. Pero hawakan nyo, kasi baka matanggal siya. Ayan, ganun lang. Ito yung sinasabi ko kasi kanina na. Ito yung sinasabi ko kanina na brake drum natin. Ayun. Dito na ito yung kinokontrol ng parking brake. Hindi mo ito matatanggal dahil tatanggalin natin ito pag ganito. Hanggat hindi mo nire-release yung parking brake. Okay, subukan natin tanggalin. Mukhang kinalawang na dito. Ito rin guys, medyo minsan napakahirap din tanggalin ito dahil nadikit to dito sa wheel hub sa loob. Pag kinalawang na, subukan natin. Ngayon, ang gagawin natin ito, meron na tayong number 12 na bolt. Ilagay ko dito. Higpitan natin to para itulak niya tong tumukod siya dun sa wheel hub para ito naman iangat niya yung brake drum. Kasi itong butas na to guys, tagusan niyan doon sa loob. Yun talaga yung purpose niya. Ayun. Kung narinig niyo, lumagutok na siya. Ibig sabihin, umangat na siya. Ngayon, ililipat natin to dito sa kabila para pantay sila na lumabas. Pag medyo magalit guys, alam nyo naman na sobrang higpit na ayaw pa rin lumabas, ililipat nyo na tong bolt dito kasi baka naman
maano rin to. Umangat siya, maoblong, mabingkong din. Kaya yun, magkakaroon din ng problema dito sa breakdown natin. Okay na. Tumakalaw na siya. Lumabas na siya. Dami, kita nyo guys yung hadas ng ano natin, mga sa brake lining, tapos yung dito sa loob ng brake line. Gamit ulit ang mas. Sikit na siya kasi sa dami ng mga brake lining na yung dumi na ipon sa loob. Naging dahil lang para yun, lalong sumikip siya. Pero uga-ugaan niya lang naman siya para lumag. Natatanggal yung mga dumi. Pinupukpok natin. Ayun. Lock na siya. Ayun mga dumi guys. Ha. Tingin. Grabe. Ito yung condition ng brake natin sa likod. Medyo madumi na siya, pero yung brake shoe natin, ito yung brake shoe lining. Ito yung katumbas ng brake pad sa harap. Okay pa naman. Makapal pa. Pantay pa yung kapal niya. Pag hindi na okay ito, itong line na to, budbud na siya. Ito yung brake lining natin. Wala na yan. Ito ngayon, pinakang brake shoe niya, itong bakal na to, ito ilalapat dito sa ano, dito na magme-metal, tumetal na rin sila. Ngayon, ayos pa itong ano natin, lilinisin lang natin. Walang problema, ito yung wheel cylinder natin. May brake fluid sa loob niyan. Ito yung madalas din magka-problema pag may tagas dito, makita nyo basa yan. Nalabas yung brake fluid dito sa boot na to. Pagkita ng boot, tapos tong wheel cylinder. Sa ngayon, nakita niya naman tuyo. Madumi lang siya. Kailangan lang linisin. Gagawin natin, siguro sasabunan ko to. Tutubigan ko para mas malinis natin ng maayos. Dito naman, sa brake drum natin, ganun din. Ito yung pinakang contact kasi brake. Itong brake lining contact, dito siya kumakontakt. Itong bilog na to. Ngayon, lilihahin lang din natin to. Pero sa ngayon, no, halos pantay pa yung ano niya. Yung pagkasira.
Kita nyo naman, oh. Halos wala siyang ano. Kasi pag hindi rin pantay ito, focus din siya ng brake drag din. Wala, pantay pa siya. Kalawangin lang. Kita naman yung condition niya. Talagang na-stuck lang siya. Halatang matagal na hindi nagamit. Ayun, linisin natin. Okay. Ngayon guys, ito, makita nyo naman, meron kahit powder lang, lilinisin ko to, bubuhusan natin ng tubig para malinis to, itong area na to. Baka iniisip nyo, pwede bang basahin yan? Pwedeng pwede guys, dahil ito, nababasa talaga to, pag lumulusong tayo sa baha, nababasa at natutuwi lang to. Walang problema. Tanggalin ko lang ito mga naman. Ito mga kapag eh. Ayun, sasabunin ko siya. Ayan yeah, guys, sobrang eh. Maganda pag sinasabon to, hindi lang yung mga alikabok yung natatanggal yung dumi. Pati yung mga langis-langis na yun. Yung mga epekto ng ano natin pag nag-iinit to, yung mga gas nagpo-produce siya ng kung ano-ano-ano na nagiging dahilan para maging parang langis siya. Ayun, natatanggal din siya. Ha? Pasko? Ngayon, bubuhusan natin siya. Okay na to, subukan ko bubuhusan natin ng tubig. Kapansin niya guys. Ayan, sobrang linis na niya. Ito yung mas mabisang panlinis to kaysa sa brake spray lang. Sa kasa talaga may mga kasa na yung mga standard yung gawa nila. Talagang tubig talaga yung nililinis nila. Pinanglilinis nila. Ayan o, guys. Ngayon, patutuyin lang natin yan kasi maglalagay tayo ng grasa dito. May mga greasing point din dito. Pagkat na matapos matuyo. Huwag niya lalagyan na basa pa. Ngayon, patutuyin na lang natin yan. Ito, sasabunin ko din tong brake drum niya. Ito. Okay pa, hindi ko na siya niliha. Makaganda pa guys, ano nyo. Pantay naman yung surface ng ano, brake lining niya. Pero pwede rin natin lihahin. Bubuhusan lang natin ulit. Okay na, bali patutuin lang natin, pwedeng liyahin natin yung brake lining niya, pwede rin hindi kasi halos pantay na pantay. Papansin nyo pati yung pagkasira niya, pantay dito sa taas, dito sa baba. Pantay na pantay siya. Madalas yung iba dito nasisira, nauna tong napudpud, o kaya dito sa kabilang dulo. Pero ito pantay naman oh.
ito, break drum. Sundin natin. Hindi ko na nalihan, liliyahin ko na lang ulit siya mamaya. Kaya dito guys, medyo mabigat tong ano na to. Kumapit-pit yung ano na. Dapat. Well, patutuyin na lang natin to. Lipat tayo sa kabila. Sige Matt, okay na. Punasin ko lang para madali matuyo. Pero kung may airgun kayo, mas maganda yung airgun. Para yun, madali siyang matuyo. Pero pwede rin yung ganito. Pag wala naman, importante matuyo lang. Tutuyin ko lang to para malagyan natin ang grasa doon. Guys, so pamamaraan ko na to, tubig ang ginamit ko. Pero kung walang tubig, brake spray, ganun lang din. Liliyahin nyo lang to, brake lining, eto, tapos isprayan. Okay na. Tapos yun, lalagyan ng grasa. Ang mahalaga dito, malinis lang to, matanggal yung mga tumakalikabok o yung mga particles ng brake lining natin. Yung mga alikabok niya. Matanggal lang yun, tapos malagyan ng grasa dito. Ayos na ulit. Good to go na. Ikakabit nyo, babalik nyo yung brake drum, ayos na ulit. Pero kung may WD-40 kayo, itong mga thread nito, pwede rin lagyan dito. Ito minsan dito, ito yung cable ng sa ano, cable ng parking brake natin. Yung parking brake natin, dito, ito yung pinakang connection niya para i-activate. Pag hinila natin yung parking brake natin, mag-expand to. Tutulak siya palabas para mag-contact dito sa brake drum natin. Kaya, yun, ang nangyayari, hinuhold niya yung sasakyan natin ng steady. Ngayon, minsan, pag ina-activate niya yung parking brake niya sa taas, tumutunog. Bubuksan niya lang to. Dito lang siya madalas tumutunog. Ngayon, subukan natin ipapa. Marapakihilang anong parking brake kung mayroon siyang magtutunog siya. Itong area na to. Ayun, papansin nyo na agalaw guys. Hilahin mo nga. Sige. Oh, release ulit, release. Sige. Naka-release na. Hilahin mo nga uli. Ayun, papansin nyo guys, nag-expand siya. Natulak to. Natulak kabilaan. Sa ngayon, okay naman. Wala naman tayong narinig na tunog. Tetestingan din natin mamaya pag nakakabit na. Ayun, maglalagay na tayo ng grasa. Sige, okay na. Ngayon, maglalagay na tayo ng brake grease, grasa ulit. Ito yung gagamitin pa rin natin, parehas din sa una. Ngayon, ito yung purpose, kaya ito yung madalas ginagamit namin kahit nung nasa shop pa ako, nasa kasa pa. Itong parang pang makeup, para madaling dukutin dito, makikita nyo guys. Ito, may greasing point tayo dito. Kung mapapansin mo to. Itong area na to. Ito. Ayan, may makikita kayo na tumbok dito. Ito, yung contact nya na yan. Ito, kailangan lagyan ng grasa yung pagitan nito. Tapos, mayroon din dito sa gitna. Hindi na makita. Pero, ganyan din yung design nya. Hindi talagang lahat ng parte ng brakes yung nakalapat.
ito lang yung makontakt, nakakontakt dito sa pinakang backing plate natin. Isa dito, dito, tapos meron pa dito sa baba. Yun lang yung lalagyan natin. Okay, lalagyan ko na. Dito lang guys, isisikwati nyo lang dito. Sikwati nyo lang, bagya lang. Tapos iangat ko na. Tigas. Ayun, napansin nyo nalagyan ng konti yung brake lining natin dito. Kailangan linisin natin to pagkatapos dahil yun, makakaantala to sa pag nag-brake tayo, eh magiging parang lubrication siya dito sa brake lining natin, tapos sa pagitan ng brake drum. Nangyari, dudulas lang siya. Meron pa dito. Ito, kaya na to. Ito. Gitna. Ayun, ito yung pinakamaganda pandukot. Kaya ito yung madalas na gamit namin sa shop. Meron pa dito sa... ilalim. Ayun, meron na naman, dilinisin natin mamayin. Ngayon, dito na naman tayo sa kabila. Guys, pag sisikwat kayo ito, iwasan nyo na tamaan yung brake lining kasi masisira. Dapat dito lang sa bakal. Doon lang nakasikwat yung ganun lang. Ngayon, nalagyan na natin siya lahat. Ito, lalagyan din natin ito. Para sa susunod na magbabaklas tayo, hindi na siya ganun kaano. Hindi na ganun kadikit yung kalawang. Mapiprevent din na mag- build up yung kalawang dito sa area dito. Ito lang. Iwasan nyo na malagyan yung thread natin guys. Dito. Ngayon, okay na. Nalagyan natin dito. Nalagyan natin yung mga contact point doon. Lilinisin ko lang siya. Itong grasa na konti. Pag may grasa na nalagay sa brake lining nyo, kailangan matanggal. Papansin nyo guys, napakalinis na ng brake natin sa likod. Okay na. Diba? Iyan yung pagkakaiba pag nilagyan mo ng ano, nilinis mo ng tubig. Lahat ng dust, lahat ng mga residue ng mga brake lining, tanggal. Hanggang sa loob. Ngayon, ikakabit na natin to. Itong brake drum natin. Ayan. Pagbabalik nito guys, kakabit na tayo. Pagbabalik nito, wala naman siyang ano. Ganun pa rin. Pag medyo nahirapan kayo, gigitna nyo lang. Dahil ito nagagalaw kasi nalalaro lang siya. Gumaganong-ganon lang siya.
tayo naka-parking brake doon, Marna. Ni-release mo yung parking brake nito. Maka-release yan. Masyadong masikip siya. Ngayon, dapat kasi mayroon tong nagaganong-ganon mo siya. Dahil pag masyadong masikip yung maliit yung distance ng parking brake natin, nung brake shoe dito sa brake drum natin, hindi ganun yung pwersa ng parking brake natin, hindi ganun kalakas. Kaya mayroon tamang ano to, tamang parking brake. Yung click pag doon sa mga sedan dito sa L300 hindi ko kabisado, pero yun lang, pare-pares lang naman yung purpose nito, yung function, ganun din. Ang mangyayari, adjustan natin ng konti para maipasok natin ito ng medyo smooth lang, hindi ganito papansin nyo sobrang higpit. Mag-a-adjust tayo dito ng dito sa adjuster nya, guys. Dito, ito yung adjuster ng parking brake. Ito, kailangan lang natin siyang pihitin para mag lumiit yung ano niya, yung diameter. Ito kasi pag itong thread na to, guys, pag pinihit mo siya pa pag ganito, ang mangyayari mag-expand siya. Ito, mag-expand siya. Lalaki yung diameter niya. Kaya ang gagawin natin, ibabalik natin to para lumit yung kailangan lang angatin din to. Okay na? Okay na. Ha? Ito, guys, bali ngayon ikotin natin itong adjuster niya para paliitin yung diameter nitong brake shoe para maipasok natin na smooth yung brake drum. Ito, kakalangan lang natin ito dito. Tapos yan, tutulak lang natin ito. Okay na. Apat na click. Subukan natin ito ilagay ngayon. Sige pa rin, dadagdagan natin. Dagdag pa tayo ng tatlo. Okay na, guys. Pansin nyo naman, medyo mahirap lang siya uling atakin kasi kumapit na yung grasa niya dito. Pero kita nyo naman, hindi ganun kaluwag, hindi ganun kasi kung nailagay. Ngayon, okay na yun. Sapat na yung adjust niya na yun. Okay na, yung parking brake. So, subukan din natin yung parking brake mamaya. Tetestingan natin kung walang ingay. I-activate ulit natin yung parking brake sa taas habang pinapakinggan natin dito. Sige nga, marka kayo na madal. Pasko. Oo. Okay, sige, Mar. Sige. Ayun, wala namang ano, guys. Wala namang tumutunog dito. Sige nga, activate ng parking brake. Ayun. Pag nakano yung parking brake,
naka-engage, hindi mo ito maiikot. Dapat. Ayun guys, hindi nyo naman ha. Sige, release. Ayun. Ngayon, okay na guys. Bali, ganun lang yung paglilinis, pag-adjust ng parking brake. Habali, nakapag-adjust na rin tayo dahil sobrang sikip. In-adjust ko lang. Hangin ko palang nabuksan tong brake na to. At ayun, ganun lang yung paglilinis natin, paglalagay ng brake grease. Yun lang pinakamahalaga. Pag maingay kayong pag nag-ano kayo ng parking brake, dito lang sa cable na to. Minsan kailangan lang lagyan ng WD-40, linisin, mawawala na siya. Ayun lang, salamat.